Okay, paano nangyari yun? Ano nangyari sa mga, paano yung pagpapaalam? The fans, first of all. Ay, oo. Nung kinausap, kailan ko pa sila kinausap. Ay, sa pamanika, nandun din sila. Siyempre, yung umiiyak talaga. Of course. Kasi ano sila, yung mga fans ko, talagang yung pumupunta sa bahay namin, tapos nagchichikahan kami doon. Sobrang close. Talagang parang talagang mga friends ko sila talaga. Oh, tapos? Oo, so, ayun, nag-iiyakan. Tapos, in-explain ko naman. Paano mo na-explain? Oo, na parang, oy, sana ano, maintindihan niyo yung pakiramdam ko, di ba? Kapag love niya isang tao, mamahalin niyo na rin yung mahal ko. Parang ganon, explain ko sa... Whose choice was it na... Kasi, because he lived in Cebu, that's why you had to give up your work? Because lumaki ako na alam ko na kapag nag-asawa ka, yung lalaki, kung saan siya, susunod yung babae. Parang ganun ako. Oo. Okay. Pero, paano yung parents mo? Yun talaga yung pinakamabigat. Kasi diba, nagsashare ka. Oh. So, kahit nung nasa Cebu ako noon, and kahit na wala akong work na the allowance ako, nabibigay pa rin ako. Allowance from hobby? Sinishare mo? Oo. Oh, ang bait ni husband. O tapos, pero mommy mo, cry ng cry? Ay naku, si mama, natanggap na lang nung yung sa third baby ko na, third child ko na si No Gio. Way! Ay, tanungin mo siya mamaya. Sobrang, yung tipong gusto niya na akong i-disown. Kasi gusto niya nang kalimutan na may anak siyang babae. Sinabi niya talaga sa akin, sabi, ako naman, hindi ako nag-give up kasi mom ko yan eh. Alam mo yun, parang darating din time na matatanggap din ni mama. Buntis na ako nun, parang ang cold pa rin ang treatment sa akin. Talaga? Oo, si papa yung kausap ko palagi. You remember who made your gown? Binili ko siya sa, nagustuhan ko yung sa isang magazine. Sa isang magazine, bridal magazine. And then, in-order ko siya sa States. Tapos, pinaayos ko kay Raho dito. Yes. So parang si Raho talaga yung nagpaganda ng gown. Simple lang siya, and then si Raho ginawang bomb. Okay, where did you get married? Sa San Sebastian. Here? Yes. Yes. Why? Ang ganda nun. Whose choice? Na ano, ikaw ang nakiusap. Aww. How was it adjusting? Ano yung na-feel mo bigla? Hindi ka na nagwa-work. Ang ano kasi, Kris, homebody ako eh. So kung wala akong work, nasa bahay lang ako palagi. So hindi naman ako nahirapan. Nahirapan lang ako kasi... yung sa start na parang gusto niyong medyo bigyan ng time before kami mag-baby. Oo. Ako naman gusto ko kaagad baby. So tapos? So yung time na yun nga, parang ang plano namin, ang plano niyong... Saan ba kayo nag-honeymoon? Hawaii. Oh, I love Hawaii. So, I love Hawaii. Okay, tapos? Oo, so plano niyong siguro kahit daw mga 1 year, pahingam niyo. Pero, honeymoon baby ba? Hindi. Kasi ilang pinlano. So kailan ka nabuntis? Nung ano, kasi nakita niya ako na umiiyak na ako nung New Year. First New Year ko na hindi kasama yung family ko, di ba? So wala pa kayong 1 year na married? Oo. 4 months na kasal? Hindi pala New Year, Christmas pala. Kasi New Year dun kami sa Manila. Oo. New Year. Nasaan so, nung Christmas, umiiyak talaga ako. Namimiss ko sila, mama, papa. Tapos namimiss ko yung nagluluto ako ng lasagna na nilook forward nila every Christmas. Oh, tapos? Ayun. So, parang... Sabi ko, gusto ko. So yun, parang nakita ni Yong na, tinanong niya ako, sabi, oh, namimiss my friends. Yeah, gusto ko ng baby na. Sabi, gusto ko ng baby na. Tapos, oh, sige na nga, parang try na tayo. Parang, ayun. After nun, may try na kami. February 15, the day after our birthday, nalaman ko na pregnant ako. Kaya, sa pregnancy test. Aww. Sobra. Talagang, ano, greatest birthday gift. Birthday, aww. Okay, so, ano nga, girl? Girl, boy, boy. Ay, only girl. Best friend. Sobrang mag-best friends kami nun. Okay, so, she tells you almost everything talaga. Kaya, all girls ba doon? Lahat. Kahit yung mga posts niya sa Instagram, Mommy, is it okay to post this? Cute.